Magandang araw sa iyo kaibigan at welcome sa channel na ito. Sa video ng ito ay ating pag-usapan kung sino nga ba ang Antichrist. Alam kong nagkukuryos ka kung sino nga bang Antichristo, kaya mo clinic ang video ng ito, hindi ba? Bago tayo magpatuloy ay attention muna sa mga nag-aabang ng mga action at history videos. Nais ko pong sabihin na ang mga susunod na videos kong i-upload ay ilalagay ko sa isa ko pang channel na Kasaysayan Stories. Bisitahin niyo po ang channel na ito para sa mga bagong uploads sa mga darating na araw. Ngayon ay balik tayo sa topiko. Marami kasing mga naglalabasan ng mga impormasyon na naipanganak na daw ang Antichristo at kasama na nating nabubuhay ngayon sa ibabaw ng mundo. Pero ano ba kasi ang role ng Antichristo na ito at bakit marami ang interesado sa kanya? Kung babalikan natin ang ating mga nakaraang video tungkol sa mga pangyayari bago ang pagdating ng Panginoong Hesukristo para pagharian ang mga hinirang niya sa loob ng 1,000 taon ay magaganap muna ang The Great Tribulation. Ito ang panahon kung kailan ang magpapalakad ng mundo ay ang Antichristo. Ang The Great Tribulation ang panahon kung kailan ang mga tunay na Kristiyanong sumasampalataya kay Hesukristo ay papahirapan at pagpapatayin. Ito ang panahon ng matinding pag-uusig na hindi pa daw nararanasan sa mga nakaraang panahon. Maging ang World War II at ang Holocaust ay walang panama sa kahirapang mangyayari sa mga araw na ito. Ito ang sabi ng Panginoong Hesukristo na nakasulat sa Matthew chapter 24 verses 21-22. Sapagkat sa mga araw na iyon, ang mga tao ay magdaranas ng matinding kapighatiang hindi pa nararanasan mula ng likhain ng sanlibutan hanggang sa ngayon at hindi na mararanasan pa kahit kailan. At kung hindi pinaikli ng Diyos ang mga araw na iyon, walang taong maliligtas. Ngunit alang-alang sa mga hinirang, paiikliin ng Diyos ang mga araw na iyon. Mababasa rin sa Daniel chapter 12 verse 1. Sa panahong iyon, darating si Mikael, ang makapangyarihang pinuno na nagtatanggol sa iyong mga kababayan. Magiging mahirap ang kalagayan sa mga panahong iyon at ang matinding kahirapang ito ay hindi pa nangyayari mula nang naging bansa ang Israel. Pero ililigtas sa paghihirap ang iyong mga kababayan nang mga pangalan ay nakasulat sa aklat. Si Daniel ang nagpaliwanag noon ng panaginip ni Haring Nebuchadnezzar. Maging siya ay alam ang tungkol sa pagdating ng Antichrist sa hinaharap. Hindi rin niya maintindihan ang kanyang pangitain noong una, ngunit dumating ang anghel ng Diyos at ito'y ipinaliwanag sa kanya. Basahin natin ang nakasulat sa Daniel chapter 7 verses 20-26. Tinanong ko rin siya kung anong kahulugan ng 10 sungay, ng 4 na hayop at ng 1 pang sungay na tumubo na nagtanggal ng 3 sungay. Ang sungay na ito ay may mga mata at may bibig na nagyayabang at kung titignan ay mas makapangyarihan siya kaysa sa ibang sungay. Nakita kong ang sungay na ito ay nakikipaglaban sa mga banal ng Diyos at nananalo siya. Pagkatapos, dumating ang nabubuhay magpakailanman, ang kataas-taasang Diyos at humatol panig sa kanyang mga banal at dumating ang panahon ng paghahari ng mga banal. Narito ang kanyang paliwanag sa akin. Ang 4 na hayop ay ang 4 na kaharian dito sa mundo na kakaiba kaysa sa ibang kaharian. Lulusubin nito at wawasakin ang buong mundo. Ang 10 sungay ay ang 10 hari na maghahari sa kahariyang iyon. Papalit sa kanila ang 1 hari na iba kaysa sa kanila at ibabagsak niya ang 3 hari. Magsasalita siya laban sa kataas-taasang Diyos at uusigin niya ang mga banal ng Diyos. Sisikapin niyang baguhin ang mga pista't kautusan. Ipapasakop sa kanya ang mga banal ng Diyos sa loob ng 3 kalahating taon. Pero hahatulan siya, kukunin ang kanyang kapangyarihan at lilipulin ng lubos. Ito ang teksto mula sa Biblia na naisulat ng matagal ng panahon bago pa man ipako ang Panginoong Hesukristo sa krus. Dito ay maiintindihan natin na kakaiba pala talaga ang ugali ng Antichristo na ito. Siguradong mas masahol pa ang magagawa ng kanyang kaharian kumpara sa nagawa noon ng mga Nazi. Malawak din ang nasakop noon ng Nazi ngunit hindi nila nasakop ang buong mundo. Ngunit ang Antichristo ay masasakop nito ang buong mundo gaya ng nakalagay sa tekstong ito. Mababasa naman sa Daniel chapter 11 verses 36-45. Gagawin ng hari ng hilaga ang anumang gusto niyang gawin. Ituturing niyang higit ang kanyang sarili kaysa sino mang Diyos at hahamakin niya ang Diyos na higit kaysa sa lahat ng Diyos. Magtatagumpay siya hanggang sa panahon na ipakita ng Diyos ang kanyang gali dahil kailangang mangyari ang mga bagay na itinakda ng Diyos na dapat mangyari. Hindi niya kikilalanin ang Diyos ng kanyang mga ninuno o ang Diyos na mahal ng mga babae. Ituturing niyang higit ang kanyang sarili kaysa sa mga iyon. Wala siyang pahahalagahang Diyos maliban sa Diyos na nananalakay ng mga napapadirang bayan. Pararangalan niya ang Diyos na ito na hindi kilala ng kanyang mga ninuno.
Hahandugan niya ito ng mga ginto, pilak, mamahaling bato at iba pang mamahaling mga regalo. Lulusubin niya ang pinakamatibay ng mga lungsod sa tulong ng Diyos na iyon na hindi kilala ng kanyang mga ninuno. Pararangalan niya ang mga taong mabuti sa kanya sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng kapangyarihang mamamahala sa maraming tao at bibigyan niya sila ng lupain bilang gantimpala. Pagdating ng wakas, makikipaglaban ang hari ng timog sa hari ng hilaga, pero lulusubin siya ng hari ng hilaga na may mga karwahing pandigma, may mga mangangabayong sundalo at mga hukbong pandagat. Lulusubin niya ang maraming bansa at maninira na parang baha. Lulusubin niya pati ang magandang lupain ng Israel at maraming tao ang mamamatay, pero makakatakas ang Edom, ang Moab at ang pinuno ng Ammon. Maraming bansa ang kanyang lulusubin, kabilang dito ang Ehipto. Mapapasakan niya ang mga ginto, pilak at ang lahat ng kayamanan ng Ehipto. Sasakupin din niya ang Libya at Ethiopia, pero may mga balitang magmumula sa silangan at hilaga na babagabag sa kanya. Kaya sasalakay siya sa matinding galit at maraming tao ang kanyang lilipulin ng lubusan. Magtatayo siya ng maharlikang tolda sa pagitan ng dagat at ng banal na bundok, pero mamamatay siya nang wala man lang tutulong sa kanya. Sa mga tekstong ito ay parang magkakaroon pa talaga ng mas malaking digmang pandaigdig kaysa sa mga nakaraang World War I at World War II. Kung ibabase natin sa teksto ay magmumula umano sa hilaga ang Antikristo. Sasakupin ito ang maraming bansa at kasama dito ang Ehipto. Kung titignan natin ang military ng bansang Ehipto ngayon ay napakalakas na nito. Marami itong mga sundalo at iba pang mga advance na kagamitang pandigma, ngunit ito ay masasakop lamang ng Antikristo. May mga naniniwala at nagsasabi na ang Antikristo ay narito na sa mundo at naipanganak na. Pwede sigurong naipanganak na ngunit hindi pa nagpapakilala at pwede ring ihinahanda na ang kanyang paghahari. May nagsasabi na siya ay ang Papa sa Roma o kaya ay si Bill Gates o kaya ay ang founder ng Islam dahil galit sila kay Hesukristo. May nagsasabi naman na ang Antichrist ang papalit na presidente ng Amerika pagkatapos ni Donald Trump dahil ang papalit daw kay Donald Trump ay isang masungit na presidente. Ngunit lahat ng ito ay mananatiling haka-haka hanggat hindi pa dumarating ang Antikristo. Kung pagbabasayan naman natin ang nakasulat sa mga teksto sa Biblia ay masasakop ng Antikristo ang mundo. Wala ni isa sa mga taong ito ang nakasakop sa buong mundo. Maging sina Alexander the Great, Adolf Hitler at ang iba pang mga makapangyarihang tao ay hindi nila nasakop ang buong mundo. Kaya pwede rin hindi pa ngayon ang paghahari ng Antikristo. Ang Antichrist daw ay ang pinili ng dragon o ng Diablo o ni Satanas na maging kanyang tagapamahala sa daigdig. Ito daw ang isang tao na nabigyan ng kapangyarihan upang usigin ang mga tao ng Diyos. At siya daw ay may tatak ng mga numerong 666. Maliban sa Book of Daniel ay matatagpuan din natin ng ilang impormasyon tungkol sa Antichristo sa Book of Revelation chapter 13 verses 1-9. Ito ang mga pangitain naman ni John na kanyang isinulat nang siya ay nasa isla ng Patmos. At ako ay tumayo sa buhanginan sa tabing dagat. Nakita kong umaahon ang isang mabangis na hayop mula sa dagat. Ito ay may 7 ulo at 10 sungay at sa bawat sungay ay may 10 pangharing korona at sa kanyang korona ay may mapamusong na pangalan. Ang mabangis na hayop na aking nakita ay katulad sa isang leopardo. Ang mga paa nito ay katulad ng paa ng oso. Ang bibig nito ay katulad ng mga bibig ng leon. Ibinigay ng dragon ang kanyang kapangyarihan at isang luklukan at dakilang kapamahalaan sa mabangis na hayop. At nakita ko na ang isa sa mga ulo ay nasugatan na maaring ikamatay. Ang sugat na ikamamatay ay gumaling at ang lahat ng tao ay nanggilalas sa mabangis na hayop at sumunod dito. Sinamba nila ang dragon na nagbigay ng kapamahalaan sa mabangis na hayop. Sinamba nila ang mabangis na hayop. Sinabi nila, sino ang katulad ng mabangis na hayop? Sino ang maaring makipaglaban dito? Binigyan siya ng isang bibig na nagsasalita ng dakilang salita at mga pamumusong. Binigyan siya ng kapamahalaan upang magpatuloy sa loob ng 42 buwan at binuksan niya ang kanyang bibig na namumusong laban sa Diyos at laban sa kanyang pangalan at sa tabernakulo at sa mga nananahan sa langit. Binigyan ito ng kapamahalaan upang makipagdigma laban sa mga banal at upang lupigin sila. Binigyan niya ito ng kapamahalaan sa bawat lipi at wika at bansa. Ang lahat ng mga nakatira sa lupa ay sasamba sa kanya. Sila na ang kanilang mga pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero. Ito ang korderong pinatay mula ng itatag ang sanlibutan. Ang may pandinig ay makinig. Marahil ay nagtataka kayo, bakit ang Antikristo ang maghahari sa mundo at bakit hindi ang dragon o ang Diablo mismo? Una ay,
dahil ito ang pinahintulutan ng Diyos na mangyari. Isa pa ay, ang Diablo ay espiritu. Nais niya sigurong gayahin ang pagsugo ng Diyos kay Panginoong Hesukristo, kaya nagsugo din siya ng kanyang sariling tauhan na tinawag na Antikristo. Kung may sagot ka para sa tanong na ito ay, malayo po kayong i-comment ito sa baba. Sa pamamagitan ng mga tekstong ito mula sa Biblia ay, magkakaroon tayo ng idea kung ano ang karakteristik ng Antikristo. Maliwanag na siya ay mahilig makipagdigma, kaya siguro siya ay masusugatan ng malubha. Marahil sa kanyang pagkasugat ay, ina-expect ng mga tao na siya ay mamamatay, ngunit mabubuhay siya na siyang ikasisindak ng mga tao. May ilang nagsasabi na sa paghahari ng Antikristo ay magkakaroon ng isang sistema at ang sistemang ito ang susundin ng buong mundo. Sa pamamagitan ng bagong sistemang ito ay madali lang niyang makikita at mahahanap ang mga taong ayaw ng kanyang pamumuno. Kasama niya rin mahahaginap ang mga taong nananampalataya sa Panginoong Hesukristo, kaya sila ay madali lang niyang mapapatay. Kasama rin sa sistemang ito ang one currency at cashless society na may koneksyon sa Mark of the Beast. Itong Mark of the Beast na ito ang magbibigay ng passage sa isang tao para sila ay malayang makisali sa market na pinamumunuan ng Antikristo. Ang mga taong may tatak ng Mark of the Beast ay malayang makakabili, samantalang ang mga Kristiyano naman na hindi nagpatatak ng Mark of the Beast ay hindi makakabili, kaya sila ay maghihirap ng husto at marami sa kanila ang mamamatay. Nakasulat ito sa Revelation chapter 13 verse 17. At ang sino mang ayaw magpatatak ng pangalan o numero ng unang halimaw ay hindi maaring bumili o magbenta. Hindi kasi pwedeng magpatatak ang mga tunay na Kristiyano dahil kapag ginawa nila iyon ay hindi na sila masasama sa mga maliligtas. Kumbaga ay iyon ang simbolo ng pagtatraidor sa Diyos. Kahit sabihin mong naniniwala ka sa Diyos, ngunit kung hindi ka naman nakapagantay at nagpatatak ka ng Mark of the Beast ay kasama ka rin sa mga itatapon sa apoy. Kaya nga may tatak ang kampo ng kasamaan at mayroon ding tatak ang mga anak ng Diyos. Ito ang Espiritu Santo. Ang paghahari ng Antikristo ay talagang makapagbibigay takot sa kahit sino. Ngunit kahit maghari pa ang malupit na taong ito ay hindi natin siya dapat nakatakutan dahil alam naman natin na matatalo siya at itatapon sa apoy. Nakasulat sa Revelation chapter 19 verse 20. Nabihag ang halimaw, gayon din ang huwad na propeta na gumawa ng mga kababalaghan sa harap ng halimaw upang dayain ang mga taong may tanda ng halimaw at sumamba sa larawan nito. Ang halimaw at ang huwad na propeta ay inihagis ng buhay sa lawa ng apoy na nagliliyab sa asupre. Maswerte ang mga taong mamamatay sa panahon ng paghahari ng Antikristo dahil mapapasa kanila ang buhay na walang hanggan. Iyon ay kung hindi sila nagpatatak ng Mark of the Beast. Ito ay nakasulat sa Revelation chapter 20 verse 4. Pagkatapos, may nakita kong mga trono at ang mga nakaupo roon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang kaluluwa ng mga taong pinugutan ng ulo dahil sa pangangaral nila tungkol kay Jesus at dahil sa pagpapahayag nila ng salita ng Diyos. Ang mga ito ay hindi sumamba sa halimaw o sa imahin nito at hindi tumanggap ng tatak nito sa noo o kanang kamay nila. Binuhay sila at binigyan ng karapatang maghari na kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Kaya nga mga kaibigan, mahalaga na maintindihan natin na ang pangyayaring nakasulat sa Biblia ay hindi lamang isang mythology o haka-haka. Lahat ng nakasulat dito na propesiya ay mangyayari sa takdang panahon. Ang totoo ay napakarami ng propesiyang nakasulat dito na nangyari na. Ang mga propesiya tungkol kay Hesukristo ay mahigit 300 at karamihan sa mga ito ay naganap na. Halimbawa nito ay ang nakasulat sa Psalms chapter 22 verse 18. Mga damit ko'y kanilang pinagsugalan at mga saplot ko'y kanilang pinaghati-hatian. Ang mga sinabi sa tekstong ito ay nangyari na nga sa Panginoong Hesukristo nang kunin ng mga sundalong Romano ang kanyang mga kasuotan pagkatapos siyang ipako sa krus. Mababasa sa Matthew chapter 27 verse 35. Nang maipako na nila siya, pinaghati-hatian nila ang kanyang damit at sila ay nagpalabunutan. Ito ay upang matupad ang sinabi ng propeta na sinasabi, pinaghati-hatian nila ang aking damit at nagpalabunutan sa aking kasuotan. Ito ay isang halimbawa lamang ng napakaraming propesiya sa Biblia na nangyari at ang ilan ay mangyayari pa lamang, katulad ng pagdating ng Antikristo. Ngunit gawin nating clear sa video na ito na hindi natin pinaghahandaan ang pagdating ng Antikristo para pagsilbihan siya, kundi ay upang maihanda natin ang ating mga sarili sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Kailangan nating isaisip na kapag nariyan na ang Antikristo ay malapit na ang pagdating ng Panginoong Hesukristo upang pamunuan tayo. Ito ang role ng Antikristo. Nabigyan nga siya ng kapangyarihan na maghari sa mundo, ngunit hindi ito ang dapat nating bigyan ng halaga.
Isipin natin na kinasangkapan lamang siya ng Diyos para sa paghahanda ng mga tunay na Kristiyano para tayo ay mapasama sa magiging kaharian ng Panginoong Heso Kristo. At ito nga ang ating munting usapin kung sino ang Antikristo at kung ano ang kanyang magiging papel para sa ating kaligtasan. Kung may nais po kayong ibahagi ay malayo po kayong mag-comment sa baba. Maraming salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli. God bless sa inyong lahat.